dito. May Yu Jong pa rin na tinatanggal against Bedell, especially with Alien's performance in a group stage. And for Bedell, they're still gonna take away the Beatrix. Sinabayan na rin Esmeralda. And this is just very similar to first game and second game. These are things, or picks rather, or bans na talagang prepared na nila. Prepared and ready to counter the comfort heroes of each other. Tama naman ginagawa nilang. If something that's working, use it. Sayang lang din naman. Pero Pryo ban ulit. Siyempre, wala tayong Megitang Dragon ngayon ulit. Walang Farsa, Beatrix. The power spikes talagang nararamdaman nila yun. An open chance. Kito mo kayo na sabi nga, hey, wag natin ulitin yun. Sabi niya. Oh, but pre, parang ano yun, hindi maganda yung ginawa natin kanina. Eh. Parang kailangan natin ng pasok sa backline. At yun specifically, ang kailangan ng EVO's SG. Because earlier, hirap na hirap silang abutin yung Kimi. Mm-hmm. Ang pinakapang pasok na nila ay umasang makapag malefic force. Banning. Or anong tawag doon? Demonic force. Demonic force. Demonic force. Si Fovius doon sa backline. Pag hindi nila nagawa yun, nahihirapan si Potato mahanap yung Kimi. And pag hindi nila nahanap yung Kimi, medyo awit na ang lineup ng EVO's SG kanina. And right now, Bedell, meron silang priority pick. Pwede silang kumuha ng, pwede nga silang mga agaw kung trip nilang agawa ng pick ang EVO's SG. But right now, I feel like they should just pick something that would help them around in the early to mid game. May pakito pa naman. Meron pa namang mga picks such as the, pwede mo na rin kurin yung Nathan o Brody o Clint. Kau na bahala. Oh, it looks like they still want the Fovius, but this time around, sa Bedell na ang Fovius. Mahirap lang dito kung may mag, ay, laban out naman yung pang-counter kay Fovius. Pero tama yung sinabi mo kanina na EVOS needs to build in with the momentum na pwede lang i-set up. They had a mistake on game number 2. Mukhang kalmado naman si Potato on how to re-strategize this. Uh-huh. Kung kita ito, kung sabi niya, guys, relax lang tayo. Pero they're keeping up or they're still doing it with their own picks. Oh, Clint, let's go for the crit. Nilabas na ang Clint. Open pa rin naman ang Brody at Nathan if ever gusto mong sabayan ang late game prowess nito ni Clint. But right now, ganda ng clear speed na meron ang side ng EVO's SG. First two picks pa lang, alam mong makakapag-clear na agad ng minions ng napakabilis to with the Lilia and the Clint, especially by late game na mas makakaspam na ng abilities si Lilia. Let's see how Bedell would respond to this. The Lunox is still open if they want to take it. Pwede rin silang kumuha ng mga ibang burst mages such as the Veil na nakita natin kanina na sa kamay ni Paranoid. Early burst, ano? Early burst to counter the possible moves ni EVO's SG. Pero now, Bedell, kunin natin ang pakito. Sama mo na ng Lolita. Tayo naman ngayon babalagbag. Still no marksman for the side of Bedell. Instead, kinuha nila ang pakito at Lolita na talagang pwedeng pang-counter dito sa Clint and the Lilia as well. So I like this Lolita pick coming in from Bedell. Let's see on how EVO's SG would respond to this. Because it's very interesting. The Lolita is rising in popularity mainly because it counters several tactics or several strategies right now in the current meta. And now they're gonna get the Barats. Tignan natin kung ito ba ang sagot sa isang Lolita. Because right now, they need to actually take a win away from this Lolita. Mainit yung Lolita sa series na to. Kung 1-1 ang series, ang Lolita 2-0. 2-0 at the same time kanina, gusto nila makakuha si Lolita kasi hindi nila masyado ma-penetrate yung even yung backline pa lang eh. Oh. Either they're gonna use these Barats to get disable right away. Kaso, nandiyan din, meron din tayong Fovius or even Pakito na kung papabayaan nila yan, that could mean trouble as well. Oo. Counter to the lanes. Yung Pakito, nakita natin from last game na, kumbaga, tahimik lang. Sabi ko. Nasa bush lang. Nasa bush lang. Your team papadugo, tapos aalis din. And Bedell, I think they're good with the Pakito. But the Lolita is definitely the thing that we need to look out for in this game. Especially if matatalo yung Bedell. Kasi if matalo yung Bedell, ibig sabihin may sagot na sa Lolita. The thing that's happening right now in this series kasi kanino mapunta yung Lolita, dun, yun yung nakakalamang. Kung baga, pumapabor eh, no? Dun pumapabor. And that's mainly because of many factors. But right now, EVO's SG, they have a Clint. Meron naman silang late game. Kailangan sabayan to ng Bedell. They need to ride with the wave. But now, taking the time to ban this Ruby kanina, kailangan nila isang tao pwedeng hindi mahila. Kasi kung mahila to si Lolita out of nowhere with a good play, pwedeng it's an open window din for EVO's to take them one-on-one eh. Kaso ngayon, sumagutin ang EVO's SG with the Kagura. Mm. Ban.
Kagura ban for the side of EVO's SG. Nililimit na nila yung pool ng post 4. They're assuming that this Fovius is going your to the XP lane na. No? Hindi na nila na-expect na pwede pang i-flex sa mid lane tong Fovius. That's why they're taking away a lot of the heroes for the side of Paranoid. Paranoid still has that veil. At napakita niya na sa atin na kaya niya maglaro ng burst mages. So imposible hindi rin siya marunong mag-Eudora. So most likely marunong din siya ng Meb Veil, may Eudora. Pwede din siyang kumuha ng Lunox. Again, there's still a lot of options for the side of Paranoid. Tinanggal lang yung dalawang playmaking post-force, which is the Selena and the Kagura, na kaya ding mag-set up on their own regard. Pagka-mage god din to, kita mo kanina yung burst niya with the head-to-head. Paranoid with the place na isang Veil, also good counter dito sa kanila. If they decide to use this, since this is their one of their comfort heroes na nagpapanalo sa kanila, pwede nilang gamitin. Kaso nga lang, kanina, Kufra tinanggal, that could be a possibility, Mumi. Yeah, I like this Kufra band. Ayaw mo kasing may maka-counter sa Pakito mo. The Barats is already there. Pag sinabayan pa ng Kufra, wala nang galawan yung Pakito. Mm-hmm. Literal, magsispit push ka na lang. Ayaw mo na makipag-team fights because the moment you go in for a team fight against a Kufra and the Barats, mahirapan ka makalabas ng buhay. Wala na. And then sometimes you want to be able to bob and weave as the Pakito. You want to be able to enter and exit fights. Be able to burst down people with your double jab combo or kahit mga three-man knock-up with your champion stance empowered knockout punch. Mm-hmm. Maraming combo si Pakito. Sabi ng laro na mismo nagsabi, MLBB na nagsabi, that Pakito has the most possible combos in compared to other heroes. Totoo. There's a lot of things that you can do. CC, knock-up, damage, especially kung makaipon ka ng stacks and landing at the perfect moment, burst damage pa rin yun eh. Yes. Pero kung sumagot ang EVO sa SG, they want to go for the early game. Oy, Joed. Signature to. Ito, lumalabas na. Nilabas ang Joed ni JBL para sa side ng EVO's SG. Ito ata ang gusto nilang isagot sa Lolita. And XP lane na, ibig sabihin ang Barats, dahil ilalagay na sa position 5 ang Joed. Right now, the Luyi locked in for the side of Bedel. Position 4 Luyi and a Brody in the gold lane para sa bayan ng Clint. I'm liking how Bedel drafted in this game. They have map, control, vision, support. Depends na pwede lang ibigay side ng EVO's SG. Could be a possible late game activation, mid game, mm-hmm, late game activation ng Brody. Gumagana sa kanila, well, pwede maging counter for EVO's, EVO's SG. But for now, for their final pick, tignan natin ha. Pwede to. Kasi, okay. Tama bang naririnig ko? Okay. Okay, it is okay. A pain lock-in for EVO's SG. May added siege na sila. Ngayon ang tanong, this is going to be a gold lane Bane. Consider, wait lang. Sure. Yes, wait. Sure na pwede mag... Wait, no, is it a Barat's jungle or is it a Bane jungle? Pwede mag-Bane jungle din eh. Oo. Wait, kailangan natin ma-confirm to, no, pagpasok natin sa Land of Dawn. But, interesting. They have a lot of damage melee to mid-range. Not so much on the long range. Clint ang aasahan nila. Pero late game pa dadating yung damage na yun. Early game, they're gonna depend on early to mid-range spells and abilities. Abilities. Ngayon, meron silang Joed. Early game, pokes. Kills as well. Smart misses. Pwede ko po, Nick. Kaso yun nga lang, Clint might not be able to join the fight. Uh-oh. So yun nga lang, may isang pilay na pwedeng, kumaga pilay na lane, kumaga hindi, mamaya pa ma-activate. And that will be the opportunity also ng team ng BDL to take advantage of. Yes, the problem with that is that may Luoyi yung kalaban eh. When you're fighting melee to mid-range, kadalasan magkakadikit kayo. Mm. And that's always a nice time for Paranoid to throw out his vacuum combo para mas lalong maraming matamaan ng rotation and dispersion na damage. And that's really good for the side of Bedel. Meanwhile, for EVO's SG, what they could do is focus on pickoffs instead. Huwag muna sila makipag-skirmish because of that Luyi. Ito na nga guys, ang ating laban for EVO's SG and BDL. Game number 3. At tama nga tatay ito, Omi. Bane jungle. It is a Bane jungle. So, I'm just concerned. Medyo immobile sila, no? Oo. I mean, si Gear, walang dash. Si Potato, wala. I mean, okay naman. May Fovius kasi sa kabila. Pero, men, ang ano eh, mahirapan na naman silang ma-enter ang backline. Yunshi will have a fun time.
Magkumaga yung dunk, tapos lahat ng kills sa pag-connect mo lahat ng torn apart memory, tapos yung demonic force, kukunik sa inyong lahat. Mahirap yun. It's either, hindi kayo, either pick-offs ang pwede maging sagot nila dito, but into team fights, this is deadly for EVOS to kumaga bumabad sa area na yun. Oo, hindi sila pwedeng bumabad sa area na yun, especially if makaka-free hit si Yunshi. Tignan na lang natin kung paano ba makakapasok sa backline. JPL, signature joint pick naman yan. Tignan natin kung kaya ba niyang mabalibag si Yunshi pabalik sa mga tropa niya, because EVOS SG, what they do have is insane amounts of damage by mid to late game. Pag pinagsabay mo ang Bane at Clint. Etong, so sinasabi mo dito, Bedell has upper hand now for early game. Well, could be, pero hindi sobra. Hindi sobra. Uh-huh. Pero could be they're relying on their momentum-based gameplay na nakita natin on reviewing their games before. Uh-huh. And it's not surprised na parang they want to take this further na mas makakaroon siya ng magandang gameplay in that stage. Oo, pero ngayon na sabay makakarating sa Turtle Pit ang Bedell at EVOS SG. And EVOS would be the one starting the Turtle. Okay to for Bedell. They want to be able to react to this Turtle instead of starting it themselves. And nag-iintay na lang ang Fovius dito ng chancing na tumama while the Pakito is farming the orange buff. Gumagawa ng sariling basketball court? Oo nga eh. Bakit? Hindi kasi, bakit basketball court? Hindi, kasi alien nandito eh. Si Fovius may bola, tapos meron pa dito si Yunshi. Kung may referee ka na, tapos meron Diyos pa. Diyos ko naman, diba? Ito na, binalipad na. Na! Asmo, nagpalabas dito ng deadly catch! Pero wala nakuha doon casualty. As explaining, what I'm trying to say is, si Bedell, the damage output could be dangerous kung di nila papalagan to. Oo nga, at Bedell, pwede nilang ma-burst si JPL. JPL? Nasunduran na alien na nasa backline pa rin. And JPL, buhay na buhay. Deutonus, welcome. Si binalik doon mismo, si Fireway. Pero naka-first blood dito si Paranoid, si Alien. Ito na yung sinasabi mo, Womi. Si Alien, freely dunking in. Gusto pa kunin si Sayla, pero si Gear, hinarangan at dumipensa na lang muna for EVOS SG. Oo. And this is really good for Bedell. Ang ganda ng pasok doon ni Alien at yung response ni Paranoid with Luo Yi. Kita talaga eh. This is why you want to avoid skirmishes as EVOS SG. Ayaw mong makipaglaban ng 3v3 early game. Kasi may Luo Yi yung kalaban. Wala ka masyadong dash. Pag na-tempuhan ka ng dikit-dikit na kayo, tas nabatohan kayo ng dispersion at ng rotation, sasabog talaga kayong lahat. Delikado to. Delikado to for EVOS SG. Yung lineup ng Bedell now is really, they wanted to show the power of the early game chances, and hindi siya nag-hesitate to take this advantage. Bedell possibly rotating faster than the previous game. Kasi ngayon, momentum actually could be on their side. Pero right now, EVOS SG, alam nila kung anong pwede mangyari. They want to set this up either for ambush plays. Oh, mag-aabang sila ng ambush dito with JPL on this jawhead. Pero kailangan si JPL yung mauna. Mm. Dahil kung sakaling, let's say, si Gear yung unang makahanap, delay ang kanilang form of crowd control. Si JPL lang ang kanilang instant crowd control kung saan pwede niyang i-eject pabalik sa buong team niya ang kalaban. Meanwhile, for the side of Bedell, marami silang instant stance eh. Yung knockout punch na empowered ng kanyang champion stance. Yung dispersion rotation combo, wait lang. May binibait ang Bedell. Pang vision lang. Pang vision lang, parang, teka, kanina ginamit yun pang peel off eh. Kaya bigla na pabackout yung EVOS SG. Just Louie things. Louie things. Kung baga, akala mo nandoon, pero wait lang, ayun na pala, Potato, naiwasan. Naiwasan na stun, na Paranoid kinuha doon si Potato, a pick off. Nilabas ang mismong deadly catch, kaso yun nga lang. Siya ang na-catch. Na-catch. Siya ang na-dead sa catch. Mag-ingat sa mga nilalabas ni Potato. O ngayon, si Potato walang dash, namatay doon sa Numinon Blast. And right now, Bedell, makakapag-secure ata ng uncontested turtle. Dahil hindi buhay ang jungler.
ng Evoses. Uy! Faraway! Ejector! Nakaiwas dun si Faraway. Ena, jump in, jump out. May diversion. Walang sumama dun. Binate out na naman ulit ng Evos SG. It's effectively working. O, diba? Kumakalat sila kaagad. Ang tawag dun ay power of misdirection. Yun yung mga, yung nakikipagsuntukan ka, tapos biglang sumisigaw sa harapan mo. Kala mo, aamba na. Yung pala, wala. Wala pala. Parang ano lang. Nanakot lang. Oo, parang, uy, ano, wala ba kayo? Hawakan mo ang tinga. OSX, hawakan mo ang tinga. Ito na. Pero hindi. Ito, si Asmo, tsaka si Yunshi, tumatambay muna dito sa gold lane. Wala pa namang ganap. Tignan natin ang items dito. In terms of power spike, I would say that Luigi, with a lot of cooldown reduction already, may libro na eh. Okay na to. Alien, kumain ng outer space food! Kaya na kaya ba ni BDL ang damage, pero si Alien nakaramdam doon ng sakit. Pero si Gear, sinusubukan makaiwas. Faraway kumukuha ng magandang pwesto, pero ang Evos SG. Oo. Nagiging maingat si Paranoid na sa likod. Dalawang member na pwede mapanganib dito ang buhay na stun! Ito na ang pusit na huli na si Paranoid. Sige, hindi na pinagalaw. Make it a double for Paranoid as well. Si Sailor sinusubukan pang depensa, pero... Oy! Grabe yun, ha? Nakita mo ba yun? Ang mabigat na kaliwang kamao ni Pakito na nagbibigay ng shield. Nabuhay siya dun. Hindi siya namatay doon sa kanyang turret shot. The fist. The heavenly fist. Oo, heavenly fist. Pero legit yun. Ang pangalan talaga ng kanyang first skill. Ay, heavy left hand. Heavy left fist. Ang ganda ng shield at timing. Galing. Na nanggagaling dito kay Faraway. 004 ang kanyang score. That's 100% kill participation para sa Pilipino boxer na si Pakito. Kahit hindi Pinoy yung naglumalaban, kailangan namin ng Pinoy dito na hero. Oo. Malakas si JPL. Oh, JPL? Force. Ejector, binato dito sa likod. Si Asmo mo kung nanganib doon. Adam here, nakakuha dito na si JPL. JPL? Faraway. Nakakuha dito si JPL. Pero ngayon, ng Evos SG gusto makakuha ng magandang pwesto. Ayaw pigilan. Alien, tatalon-talon. Kakayanin pa ba ng isa? O kakainin ni Gear. Kumain na naman ng outer space food. Ito na, outer space food. Hindi ata na-digest. Alien. Pero nga si Gear. Pero nga ito nga yung sumahinaharangan ni Faraway. Pero ang buhay niya mukhang manganganib. Ginamit ulit ang Paranoid diversion. Paranoid. Nahuli na nahuli ng net. Dito lang nakapagtama ng ganyang prepare na combo. Now, Turtle. Diyos ko, Turtle lang pala. Pinaglalabanan nila doon, boy. Akala ko Lord na. Hindi. Ang daming nangyari. Ganun, naka-intention para sa kanila. Grabe. Ngayon, si Asmo naman ata. JPL, 3-4-8-4, not a luminous blast. Hindi pinayagan mag-unstoppable force. Ito na ang kamao. Sinusuntok na kasila, nag-reset. Oh, Faraway. Konti lang yung buhay, pero nakuha nila dito ang Turtle ni Bedel. And in fact, this might just be the 3 turtles na nakuha ng Bedel. Na secure nila lahat ng early game to mid game turtles. Ibig sabihin ito, lamang na lamang ang Bedel in terms of objectives taken. Isang tore din lang ang nakuha ng Evos SG kasabay ng Bedel. Pero nakikita yung gold lead, nanggagaling yan sa kills na lamang ang Bedel at sa turtles na rin. So objective wise, lamang na lamang talaga sila. Abangan na lang natin kung may milagro na naman bang gagawin ng isang Clint dahil nakakita na tayo in the group stage ng mga Clint na gumagawa ng milagro. Mukhang kanina si Adamir, tinitinan ko pa lang, mukhang hindi yata siya medyo ni-istorbo dito. Magkaroon lang siya ng isang kill and kanina lumalabas ang isang Clint at this point of the game. And this is dangerous. May Malefic Roar, may Endless Battle and Umi, mukhang tama nga dito. Evos SG planning this also. Kahit konting timing sila eh. Pero alam nila kung ano pwede nilang gawin at this point. Eto si Potato. Isang combo lang ng Louie. Kalahati na ng buhay. Kailangan mag-ingat ni Potato dito. 0-2-1. Potato, still looking for that Blade of Despair. Wala pa nga siyang pangalawang Legion Sword and JPL. Eto na yung medyo nagtataka tayo, no? Early game tank ang isang Johed. Kadalasan makikita natin na talagang... isa siya sa mga pinaka-aggresibong early game tanks. Talagang papasok, hahanap ng kill, and right now is 0-3-1. Hindi gano'ng kaganda, pero pwede pa siyang gumawa ng game winning play. Mamaya yun, Shi! Naka-conceal si JPL. Bukong ito na ang gusto niyang gawin, magaka-ejector ba? Nako, nakuha siya ito ng isa. Si Asmo ang gusto niyang targetin, pero hindi ata. Kakayanin pa ba? Oh! Oy, na-stun! Oy! Okay!
pero okay. Si Sayla, si JPL, pero si Asmo ang naging casualty doon ng BDL. Si Paranoid naipit sa dalawa, Evos SG. Gusto natin kunin dito si Louie, far away. Hello, teka lang, gaganti muna tayo dito kahit konti. Smart oh, okay missiles, kumukunik. Far away. Ba? Far away, touch! Potato, kinuha na rin si Paranoid at nahiwalay ang ating laban pero the damage, look at that! Far away, Potato, dali depensa pero deadly catch, wala matatamaan, wala munang magko-commit sa side ng BDL. May laban sa gitna, may laban sa taas! Oh, it's laban all the way! Mukhang nakahanap ng isa, bakit dinif mo pa yon? Yung buong tropa mo nasa likod pero yung BDL, ready mag-dive. Lord is spawned already doon sa bandang baba. Pero lahat ng action natin nakikita natin sa mid and top lane. Maganda na makuha ng Bedel ang outer mid lane turret para magkaroon sila ng access sa purple buff or mas safe na access doon. Pero hindi pa natin nakikita dahil talagang dinidepensahan ng Evos SG ang mid lane. Alam na Evos SG kung anong portal and gateway ng base nila eh. Mm-hmm. And kung magawa nila to, may hirapan sa dumipensa. Either do it from the top or bottom, pero alam nilang magiging mahalaga ang buffs sa side ng Bedel. Pero si Aylin di ata nakaramdam. Oh, walang radar! Pero yun nga ata nakita niya dito. Dinidepensa ang pass si Adamir with the dunk! Killing spree na nga! Si Faraway pero ang buong Sayla? Membro ng BDL nandito! Si Sayla nanganganib sa JPL! Gumagamit sa smart missiles! Nako, hindi na kinaya! That is Paquito! Nakakuha na naman ng double but hindi pa ata tapos ang BDL. Kinuhaan ng dalawa sa Evos SG. Lord, gusto nila kunin. Nako, ganda na naman ng pasok ng Bedel doon. Nakahuli ng isa, ay nakahuli ng dalawa. Nahuli pa nga nila si Adamir at ngayon pwede silang makasecure ng Lord. Pero sabi ni JPL, teka muna! Ejector kay JPL pero hindi na kinaya si Yun. Si tinanggal ng Jawhead pero si Gear, hindi na kinakaya. Far away, unstoppable ang kamaw, hindi na mapigilan. Pero ngayon mismo si Potato mukhang mapiprito na nga. Setting up! Oh no, Yun, she! That's a mega kill sa isang Brody. Sinamahan mo pa ng Malefic Roar habang pumapatay. Multitasking, Bedel! Nako, panoorin natin kung ano nga ba nangyari sa Lord Clash na yan with a replay brought to you by Oppo. Ito, ang magandang Lord fight dito, tingnan niyo yung position ng Paquito. Naghahanap talaga siya ng target after target. Kahit bumaba ang kanyang HP, kumakalma siya ng konti. Sumasapak-sapak ng konti sa area, tapos bumalik din sa Lord para kunin. Alam niya kung ano yung objective eh. This is so important for the side of Bedel. Minsan hindi mo kailangan mag-all-in sa laban. Minsan pwede ka mag-multitask. Kunin mo yung objective ng isa, tiwala na lang sa kakampi mo. Nako! Far away, mukhang nag-overextend ng bisita si Sayla. Teka lang. Bahay namin to. Teka lang, relax ka lang. Medyo na sobrang far away. Masyado ka ng far away. Pinabalik, pero yun nga lang, tinatry nang i-divert yung attention, pero Lord, natunaw dun sa baba, Evos SG, mukhang kaya pang depensahan, pero tama nga ka dito, Omi. Purple ang gusto i-target dito ng BDL. JPL! Oy, ejector, nakiwas pa. Nawala mo, tignan ko dito. Okay, na-faction. Ito na nga, Alien. Isa pa. Dunking in na ba? Pero si Gear. Demonic Force, malala. Demonic Force kumukonek. Pero si Alien at si Asmo, diversion magagaling sa likod. Hindi umaalma. Paranoid, sinaset ang pa. Ang mga buhay nila. Kumakalahati. Hindi na kinakaya. At si Adamir na nga nakuha si Alien. Trades to trades. Yun si, hindi na mapipigilan. One more. Ito na nga. Bedel! Gandang setup place na nangyari dun, Momi! Si Adamir na lang ang natirang buhay sa side ng Evos SG. 5K ang godin ng Bedel at ginugusto pa si Asmo. Ayaw na, Yunji! Labanan mo na! Pero siyempre, kalma lang muna tayo. Top side, mid lane, all pushing for the side of Bedel. At may Holy Crystal na si Kuya mo, Paranoid, na napakagaling magluwayi. On points, diversion, combo setup place, inipit sa gate. Evos SG parang nag-diversion sa Gedli. Tapos inipit lahat ng tropa ng Evos SG. Tikit-tikit. Yun lang. Kumbaga parang sapilitang ube. Oo. Sapilitang ube, pinagdikit-dikit. Parang hindi na ube yun eh. Hindi na. Sube yun eh. Oh, parang puto bongbong. Oh, puto bongbong. Hmm. Ano yung ating kulay? Brown? Yung malagkit? Puto. Hindi! Tama, diba? Ano yun? Basta yung mga simbang gaming pagkain. Oo, hindi yung nilalagyan ng coconut sa ibabaw. Palitaw? Hindi ko alam, pero yun na naman! Ito na nga laban! Ito na nga, gusto nilang i-set up once again. Ano ba pinag-usapan natin? Gusto mo magsimbang gabi? Hindi ko nga alam eh. Malapit na. Malapit para sa mga Pilipino dyang September pa lang, Pasko na. Alam nyo na. And men, Evos SG, nahihirapan na talaga sila mag-diff. Grabe yung ginagawa ni Paranoid. Hindi kinakaya. Oh,
Uy, nako. Pick off na naman, Far Away. Nice combo, pero JPL with a play. Eject or si Far Away nilagay mismo sa apat na member ng EVOS SG, pero si Yunshi dinidepensahan may immortality pa. Pero hindi kinakayan, Yunshi tinanggal si JPL. Walang set na mangyari yan kay EVOS SG, pero Alien, tinatawag na mismo ang mothership. Canyon on the way, si Lila nag-reset. Nako, nako, ito na. Hindi na nga nakinaya ni Pirate si Gear. Si Sayla tinanggal na rin si Asmo. EVOS SG taking advantage. Nag-engage pa doon. Yun ang pagkakamali. Here comes the free hit from Adamir. Ang bida daw sa simula lang. Nagpapabugbog. Nakakabawi na ang EVOS SG. Ito na nga, EVOS SG. Alam nilang loopholes na pwedeng i-commit ng Bedel. Pero balikan nga natin kung paano nga ba yun naging maganda for EVOS SG. Ako, kung titignan natin tong fight na to, akala natin panalo na ang Bedel. But look at the positioning of the Clint. Walang makahawak sa kanya. At yung sabog ng mga bola-bola ni Lilia. Saktong-sakto, dikit-dikit. Lahat nag-overtime sila nang hindi dapat. Mm. Ayun tuloy, nabigyan ng Lilia. And kahit lamang sila by 7K kanina, lumiit ang kanilang gold lead. Now at around 5K, bordering around 6K, pwede silang kumuha ng 16-minute Luminous Lord para sa side ng EVOS SG. May damage na sila. Pwede na nilang gawin yun. This is not looking good for Potato. 1, 6, and 2. Hindi, sinotdown siya ng maaga dito. Pero si Asmo, si Gear, mukhang ganda pwesto. Si Tonus, welcome ka agad. Oh, no! Binigay dito sa Padel, pero si Asmo ba? Kakayanin ba? Nakaligtas pa siya dito, nag-reset si Sayla. Pero ngayon, ang EVOS SG, mukhang naggumamit ng resources. Dalawang walang ultimates. Lord could be the key for Bedel para makapush forward. Oh, Bedel, kailangan nilang makuha ang Lord para ma-regain ang kanilang lead dito. Lamang naman ang sa gold, ang Bedel. Pero EVOS SG kasi may bawas na eh. Na bumabakat na si Kuya mo Adamir. Na pag natamaan ka ng kanyang ang kanyang ulti, wait lang, diversion play. Ito na ata ang big team fight. Ito na, may sabay pang demonic force sa likod. Pero si JPL ang mga ngani dito, si Faraway, tinatarget na pinakamalapit niyang kunin. Pero si Alien freely jumping in Adamir! And out. Adamir, nakangani pang buhay. Si Sayla, nag-reset! What a play! Pero si Sayla buhay pa. Hinati ang attention, pero hindi na kaya na si Yunshi. Huwag ka nang umalis. Kumukonek ang damage, pero si Potato, nasa bush pa rin. Oh, nag-aabangan, nag-iisang Bane with a deadly cut. Hindi nakakayanin. Winter Strancher, nag-grow as a player si Paranoid. 50 HP, buhay pa rin ang Louie. Hindi nakarespond ang EVOS SG. Isang magandang play. Sayang yung Lilia na yun, kaso nagkulang sa follow-up. But now Bedel has the opportunity to push forward. Kumuha na ng magandang pwesto sa Lord. Mukhang didiretso na sila. Ito na yun eh. May Luminous Lord ang Bedel. Lamang sila ng napakaraming kills. Hindi, ito na yun eh. Pag nagkamali pa sila, medyo awit na yun talaga. Dahil si Adamir, 2-3-3. Yes, this is a Clint. Yes, this could still deal a lot of insane amounts of damage. Pero lamang na kayo. This is an 8K gold lead. Kailangan, tapusin nyo na sa Luminous Lord. Luminous Lord na nga ang mag... Haha, dito na bag-push, pero bot lane, magkakaroon ng sariling business. Pero ngayon, ang EVOS na suction dito, si Adam yan, si JPL. Alien? Tumalon si Alien, may mangyayari itong place. Na-cancel! Na-cancel dito, pero EVOS SG, dumidepensa pa rin. Sinusubukang natunaw doon ng Luminous Lord, pero nagda-divert ngayon ang plano ng Bedel. Ay, pumasok! Pumasok ang nagtatapang Alien! Nagtatapang si Alien! Here comes the Numenon Blast! Nakatama ng dalawa! Kumunik! Nakunik si Adam yan, hindi ata makapwesto dito, pero ngayon pumasok si JPL. JPL! Hindi naka-jection ng maayos, pero ngayon si Gears. Sana ako sino kakainin ko dito. Wala akong titulas. Welcome si Adamir. Isang clear picture kay Far Away. Pero for defense, ginamit for defense. Walang nahuli dito. But si Gear, nasa gitna mismo si Far Away. Low health. No! Potato shuts him down. Pero si Yunshi nakuha doon si Gear. Apat na member. Pero kayo naka-conceal si JBL. Hindi nakita. Immortality pop dito manggaling kay EVOS SG. Asmo, kinakaya pa. Pero kayo na-depensa ngayon. Ng EVOS, buhay pa. Buhay pa ang dalawa. Paranoid in Yunshi. Yunshi. Totuloy ba? Diver. Saan pupunta? Sa base! Saan? Darating! Yung diversion niya! Eto ano na! To? Eto na! Tatapusin na ba? Paranoid! Nagkamali ata! Miscalculation! Diversion play to end the game! Sayang! Sayang! Munti ka na ang matapos ng Bedel! Isang one hit na lang, pero nabigyan. Pinitignan pa lang natin ang mga potential ng mga teams na ito. Even kung if even gagawa tayo ng predictions, we could either be totally wrong 101%. Oh, kumbaga,
Well, no one is safe. Nasabi mo na kanina, OSX, no one is safe in the M3 World Championships. We're back in the game finally. 90 seconds until the Lord spawns. This is already the third Lord of the game. It is a Luminous Lord na kayang tumapos ng laro. And EVO's SG, they already went up to 62k. Malapit na tayo sa point that gold lead doesn't even matter anymore. Baka nga nandun na tayo eh. Nandun na nga tayo. Ultra late game is here. Yun nga lang, pag umabagas TikTok timers, the death of one member sa oras na to can be very, very crucial. So guys, kasakabalik lang dyan sa ating stream. This is game number 3. Nakakagaling lang natin sa isang technical pause and the standings here. Sabi nga ni Womi, couldn't matter anymore. But the items here ngayon, any chances na pwede tumakambak? Eh, full item na pala lahat. And this is already the point that the gold lead doesn't matter, no? Everybody from the side of EVO's SG and Bedell have secured the items that they need. The Clint could already show everything. Potato! Potato, sinusubukan ditong spam si Faraway, but naka-conceal si JPL. Oh, JPL. Nag-flicker out. Magandang pagtakas doon sa BTL. Pero dito na maiipit ata si Asmo. Potato on the killing spree. The conceal and timing of JPL. Nag-flicker out man sila doon. Isa lang naging casualty. Man, nakakatakot yun. Naka-conceal. The invisible force. Yung tipo ng unstoppable force na hindi mo nakikita. Nakikita mo lang parang jets niya sa likod. Mm. Parang Gundam na invisible. Yung Transformers na invisible. Na boom! Babalagbagin ka na lang bigla. And EVO's SG, pantay na 66k to 66k. And far away, no! Nabigwasan ng Kuya Mo Bay. Dalawa na pick off dito. We have 1 minute far away to return. Makakayanan ba ng BTL? Depensa ng game number 3. Sinusubukan ngayon pasukin ng EVO's SG. But si Potato nakaramdam doon ng sakit. But Alien here is trying to counter or control or i-peel off. Pwede makuha ng EVO's SG ang Luminous Lord. But possibly now for Bedell, they will wait for Farway and Asmo. Nako, kailangan talaga nilang antayin si Farway. But this is a prime chance for EVO's SG to secure this Lord. Walang retry si Bedell. 25 seconds bago lumabas ng taga-retry ng Bedell. And this might just be an uncontested role. Lord. Pero sasabihin ko sana yung rolled. Ayun na nga. Pasok tayo. This. Ito na. HP. Ito na yun. Ito na nga. EVO's SG gusto pumesto na makuha ang Luminous Lord. Wala ka ba tayo sa base pero may pupunta ba doon? Pero ngayon, pinasok na din. Nag-ejector si Alien. Binigay dito sa kampo ng EVO's SG. Asmo, kinakaya pa ba? Gear. Hoy pa, Alien. Kay Alien na boy. Ay, tinanggal doon ni Adamir. Isa na namang casualty for Bedell. 60 oh, seconds. No! Diversion. Paranoid na wala dito. Oh. Wala dito pero hindi ata makakaya. Nako. Ginamit niya. Ginamit. Uy, sumama pa yung ano. Ang Winter Truncheon Mamba out. Yung sabay-sabay yon pagka nakapag-ulti ka palayo, Winter Truncheon ka, pagkatapos ng Winter Truncheon, para kang lumipad, pabalik ng base mo. Expressway, 35 seconds for Alien. This might just be the GG push for EVO's SG. Pwede silang gumawa ng play dito. Meron silang potato na napakataba na. 6 items for this Bane with the Lord. Mainit to, papasukin na ata nila. Eto na ba ang depensa? Paranoid pumasok sa 5 pero ngayon kinusubukan pa pero si Paranoid kinuha doon ni Gear. Yan nasa likod, meron nag-immortality pop dito pero makakatakas mo doon si Paquito pero EVO's SG on the siege. GG push na nga mangyayari dito against Bedell and EVO's SG taking game number 3. Ginto na para sa Bedell. Naging uling pa.